Hi guys! Good evening! Natawa ako dito. Natawa ako sa Meralco. Galit na galit. Nag-post ang Go Cavite dahil sa isang Meralco bill na umabot ng 1.7 million at ipinost yun ng isang netizen. So, ito yung sabi ng Go Cavite. Sasampahan ng Meralco ng kaso ang isang netizen na nag-upload sa social media ng electric bill na pumalo sa 1.7 million pesos. Ang nasabing bill ay hindi lamang nagmula sa isang residential consumption, kundi sa isang corporation account. Nagbigay abiso ang Meralco sa mga customers nito na huwag i-post ang kanilang bill sa social media dahil may sensitibo itong informasyon na maaaring gamitin sa cyber criminals. Ito ang natapos na naging trend sa iba't ibang social media platforms ang pagpapakita ng mga netizens na leading total bill sa panahon na may enhanced community quarantine. So, Meralco, anong problema? Bakit kailangan kasuhan ng isang netizen na bibigay lang ng kanyang saloobin, 'di ba? Unang-una sa lahat, karapatan ng bawat isang Pilipino ng pagmamay-ari ng kunyari ako, ipo-post ko yung bill ko sa iba't iba. Karapatan ko 'yun kasi ano 'yun eh? Bill ko yun eh, di ba? Bill ko yun, pag-aari ko yun. Ako ang magbabayad nun. So, siguro itong taong nag-ano ng 1.7 million, talagang na-shocking. Imagine, milyonaryo ang laman ng isang papelis na yun. Kumbaga sa check ito, pag pinalitan mo, million, di ba? Kasi imagine 1.7, muntik na mag 2 million. Kahit na sabihin natin corporation to, sabihin natin residential to, kahit ano man, karapatan niya na i-post ito. Eh bakit mo kailangang kasuhan? Bakit? Kasi malaki ang presyo, baka sakaling pag kinasuhan mo at nanalo kayo sa kaso, mabigyan din kayo, di ba? Katulad itong comment nila, sus, ang dami niyong alam. Ayaw niyo lang ipaalam yung mga kabalastugan niyo, Meralco. Ganito na nga ang nangyayari sa bansa, malalaman, ano, nalalamang pa kayo. Ang kapal na mukha, I did not know what is the other side of the story. Pero pagdating talaga sa sinilan, ganyan naman po talaga kayo eh. Maraming nag-post ng bill nila. E di ipakulong nyo na, di ba? Totoo naman. Ano? Ngawa ng dahilan ng Meralco para hindi makitaan ng government kung bakit nagre-reklamo ang mga tao sa babayaran ng kuryente. Mga walang konsiderasyon. Two months, no work, no pay. Tapos walang reading na ganap pero may bill at may due date pa until May 30. Hello Meralco, hindi pa nga nakapasok ng work, magsisimula pa lang ulit dahil sa lockdown. Mawa naman sana kayo. Ito yung inaatungal ko rin nung nakaraan eh. Imagine, 2 months walang trabaho. Ang mga tao, 2 months. Imagine 2 months walang trabaho. Pagkatapos ganito pa yung gagawin nyo. Diba? Alam nyo, parang hindi nakakatakot ang COVID-19. Bakit? Mas nakakatakot yung billing na darating sa atin. Tama ba? Nakakatakot yung mga billing, yung mga babayarin natin, tubig, kuryente, bahay. Diba? Sana may consideration kayo. Si Pag-ibig, ako may Pag-ibig bills ako. Two months akong hindi talaga nagbayad kasi inuna ko yung pamilya ko. Food nila, yung gagamitin nila monthly. So, tubig, kuryente. So, hindi pa nga natatapos yung quarantine eh. Nag-bill na kayo. Diba? Anong problema nyo dun? Sana man lang, ay, oo nga, ano bang na, tapos na yung quarantine na yun? Sana man lang walang due date.
consideration, walang due date. O kaya, sana man lang ganito yung ginawa. Kasi ito yung dapat yung expected ng mga tao eh. Tutulungan nyo kami makaahon after the quarantine. Dapat, yung 2 months na yun, hinati-hati nyo man lang yung bill sa loob ng isang taon. After 2 months na naka-quarantine ng mga tao, sana yung pangatlong buwan, saka pa lang kayo magre-reading. Tapos, ilagay nyo yung total balance namin na treat. Kunyari, sabihin natin, 10,000 pesos in 3 months. No? 10,000 pesos in 3 months. Tapos, unti-unti, utay-utay man lang. Diba? Mas nakaka-help yun sa amin. Diba? Paano yung walang mga trabaho? Walang trabaho ng 2 months, walang income. Paano yung mga binigyan ng ayuda? Baka yung pambigay ng ayuda sa mga tao, yun lang yung pinambayad ng Meralco, ng tubig. Diba? Nakakaano, baka mamaya, pagdating yan, yung syempre yung mga wifi, kung sino may mga wifi, okay lang maningil, dun o magbayad yung may mga pera, yung mga nasa abroad, yung may mga pera talaga ng pambayad ng Meralco. Pero, consideration naman, na, hati-hatiin nyo yung 2 months. Bali, 3 months eh. 3 months bill. Kasi, papasok pa yung pangatlong buwan. Kayo netizen, tama ba ako? Tama ba ako? Sa palagay nyo, tama yung sinasabi ko na dapat yung 2 months na naka-imbak sa pangatlong buwan, nakalagay dun yung total billing mo, tapos sana man lang, walang ano, due date. Consideration na, kunyari sa 10,000, every month magbigay kayo ng 2,000 patong dun sa bill. Kunyari ang bill ko ngayon is 3,000 ngayong buwan. O lalagyan mo ng 2,000 at 5,000. Sa 5 buwan yung bill na yon magpapatong sila ng porsyento. Tama ba? Kung kayo ang tatanungin ko, dapat ba? Kasi katulad dito, imagine, 1.7 million. Kahit corporation, ang may-ari nito, itong billing na to, corporation, 1.7 million, ibig sabihin yung 1.7 million na yun, dapat pinangsahod na lang niya dun sa mga tauhan niya, imbis na ibigay kay Meralco kaagad-agad. Diba? Consideration sa company, kasi halos lahat ng company nagsara. Diba? Lahat, halos ng company nagsara. Lahat ng halos company nagbigay ng ayuda para sa mga tao. Meron pa dyan, may work at home. Yung mga company na nag-work at home. So, nagpapasahod pa rin sila, diba? Diba? Tama ba ako? Tapos, ayun nga, yun ang gagawin nyo. Pasensya na kayo. Lumipat ako ng pwesto. Ganun ang gagawin yung Meralco. Paano na lang? Yung mga taon talagang walang pambayad after quarantine. Ibig sabihin, isinisave nila yung mga pera nila, yung mga inayuda nila kasi kailangan magbayad ng Meralco, di ba? Dahil puputulang, katulad na lang ng nanay ko, ginigisa ako, dumating na raw yung Meralco bill, yung tubig, kuryente, di ba? Nakaka-stress na imbis na isipin nyo, ay, oo nga, no, 3 months sila. Pare-pares naman tayo eh, kahit kayo, 3 months kayong walang ano, 3 months kayong walang tawag dito, kita. Pero sana konsiderasyon, ayaw nyo ilagay namin sa social media. Bakit? Ayaw nyo makita ni President Duterte? Nasabihan kayo ni President Duterte na, o kayo, pag naningil kayo, ganito. Pero nananawagan kami kay President Duterte. Ako, nananawagan ako. Isa ako sa nananawagan kay President Duterte. Na, ang Meralco bill at saka yung tubig, dapat sana bigyan, lalo na yung mga mahihirap na wala talang pambayad. Siyempre, nasa bahay sila. So, ilang buwan silang nasa bahay, wala silang gagawin kung hindi manood ng TV, mag-TikTok, mag-Facebook, so, charge, electric fan, TV, lahat nandun. Yung kuryente talagang aangat dahil nandun, tapos napakainit pa, di ba? So, President Duterte, nananawagan kami sa'yo,
na sana bigyan ng konsiderasyon ang mga tao, ang mga netizen, ang mga Pilipino, lalo na yung mga walang pambayad na at least hati-hatiin 4 months to 6 months ang bayarin. Sample, yung 10,000 mo, hati-hatiin yon in 25% kakarga kada buwan. Kunyari, ang bill ko ngayon is 5,000, dagdagan mo ng 25%, yun ang babayaran ko buwan-buwan hanggang matapos ko yung 3 buwan. Diba? Ganon din sana kay tubig. Sa wifi, kung sino man may wifi, ganun din. Consideration para sa mga middle class, sa mga OFW na hindi na binigyan ng ayuda, dahil nga OFW daw kami. Tapos, middle class, yung sa mga high class, yung mga mayayaman talaga, pwede silang magbayad, di ba? Pwede nilang pag-usapan yan. Pero yung 1.7 million, kahit na sabihin mo mayaman ang may-ari nito, at isa itong corporation, parang hindi pa rin makatarungan. Kasi nagpapasahod sila ng tao eh. Diba sabi nga ni Pangulo, nagbigay sila ng kalahati ng 13-month pay nila para may panggastos yung tao. So, ganun ang ginawa ng company. Imbis na yung company is na-hold nila yung pera na yon until December, hindi, in-spread nila yun sa mga tao nila. Tapos, pagbabayaran nyo ng ganun, million-million. Diba? Tapos sasabihin nyo, magdidemanda kayo. Bakit? Sabihin nyo privacy yun. O, Meralco yun. Meralco ng tao yun. Meralco ko yun. Karapatan ko yun i-post. Diba? Karapatan ng kahit sino na i-post yun. Dahil, yun ay pag-aari niya. So, Meralco, kung ayaw nyo ma-i-post, huwag kayong magbigay ng bill. Diba? Kung ayaw nyo ma-i-bash, huwag kayong magbigay. Sabi, freedom of speech eh. Wala namang masama dun sa ano niya eh. May minura ba siya? Minura ba lang niya yung Meralco? Siguro, pag minura lang niya yung Meralco, hindi ko alam yung other side. Yung Meralco side, di ba? Yun lang ang sabi. Yun lang ang sabi ng Go Cavite. Na magdidemanda nga ako, no, ang Meralco dahil dito. So, well, good luck. Corporation naman yan, mayaman yan, siguro magbabayad sila. Pero, yung mga tao na nasa middle class, nasa low class, paano sila makakabayad? Kung bibiglain nyo. So, 10,000, napakahirap na yan para sa high class, sa middle class pa lang. Kasi, syempre, kahit na sa middle class, Diyos ko, yung mga OFW, magkano lang ba sinasahod namin dito? 20, 30,000? Diba? Pag hindi pa kami nag-sideline nga. Diba? So, kaya sana dapat maisip nyo din yun. Maisip nyo din kung dapat kung sino talaga yung pinupush at yung medyo moderate lang naman yung paniningil. Parang ano, COVID-19. Moderate lang yung pagkakasakit. Hindi lahat, diba? Kasi wala pa kaming trabaho, wala pa silang trabaho. Yung mga middle class na yan, yung mga sumasahod ng 30,000 a month na yan, wala silang trabaho in a month. Yung mga nasa agencies, di ba? Kung meron man ngayon lang, meron namang, meron dyan na middle class na may trabaho sila, stay at home, kahit may trabaho. Pero nakakaawa pa din. Ang hirap. Tapos, yung mga bilihin na nagsitaasan bigla, di ba? Dahil sa mga taong nagbigay ng mataas na tubo. 'Di ba? Nakakalungkot isipin ng kapwa natin, kailangan mabuhay lahat-lahat, kaya nagpa-price increase sila. So, 'yun lang 'yung masasabi ko kayo ba, netizen. Sa palagay niyo, paano natin babayaran ang mga bill na 'yan? Dapat ba paunti-unti? May any suggestion from you para din makita ng ibang tao? So, yun lang guys. Uminit na naman ang ulo ko kasi isa ako sa magbabayad ng Meralcong yan at walang iba. So, maraming salamat po. Tsaka yung Meralco namin, okay lang, 2,000 pa lang. Hindi na, wala pang reading yun ha. Hindi ko lang alam kung paano yung may reading na nga na. Kaya sabi ko, mas nakakatakot atang mawala yung ECQ. Kasi ngayon ECQ, medyo maluwag.
walang babayarin, hindi ako nagbayad talaga. Tapos yung mga anak ko nasa bahay lang, walang school, walang lalabas, walang pamasahe, di ba? Pero ngayon, pagtapos ng quarantine, parang kinakabahan ako. Mas doon ako, parang hindi ako nagkasakit ng buong COVID, COVID-19 eh. Ngayon ako magkakasakit, no? Ang sakit sa ano? Ang sakit sa dibdib ng babayaran na naman. Naku, kayo guys, ano? Ano ba mga babayaran nyo? I-share nyo nga sa akin para makarelate naman ako. Sige na, sige na, sige na. Babay na. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Bye-bye!